sigurado kung noypi ka ay nakanta mo ang 214, Kisap Mata, Hallelujah, na kilalang awit ng mga kabataan. Sino na nga lang ba ang hindi nakakakilala sa OPM rock icon na si Bamboo Mañalac? March 21, 1976 isinilang si Bamboo Mañalac sa Quezon City. At noong 10 years old pa lang siya ay nag-migrate na ang kanyang pamilya sa San Francisco. Nagsimula ang musical career ni Bamboo nang mag-frontman siya sa bandang Rivermaya. Kasama ang kanyang schoolmate na si Nathan Asarcon on bass, si Mark Squeta sa drums, Perfecto De Castro on guitars at Rico Blanco on keyboards and backing vocals. Dito na nga nagsimula ang lahat. Ipinanganak na ang mga unang Rivermaya classics na 214, Ulan, Awit ng Kabataan at Bring Me Down. Nakasama sa kanilang self-titled album na inilaunch noong 1994. Siyundan naman ito ng second Rivermaya album na Trip noong 2006. Sumikat dito ang mga kantang Himala at Kisap Mata. Atomic Bomb, ang third album ng Rivermaya. Instant hit ang Hinahanap-hanap Kita, Elysee, Kung Ayaw Mo, Huwag Mo, at Luha. Ito ang huling Rivermaya album na kasama si Bamboo. Pagkatapos ng napaka-successful na US and Canada tour ay nagpasya na si Bamboo na umalis na sa Rivermaya. October 10, 1998 ang huling performance ni Bamboo kasama ang Rivermaya. Sa Amerika na nga namalagi si Bamboo. At habang nandun siya, ay nag-aral siya sa San Francisco at Los Angeles. He took up English, philosophy, at film. 2002 bumalik si Bamboo sa Pilipinas. Ang dati niyang kabanda sa Rivermaya na si Nathan Asarcon ang nagpakilala sa kanya kina Ira Cruz at Vic Mercado na naging susi para mabuo ang bagong banda na Bamboo. As the Music Plays, ang first album ng Bamboo. Nagulat ang lahat nang ilaunch nila ang isa sa pinakamabigat na Pinoy anthem na Noypi noong 2004. Sinundan ito ng Mr. Clay at Masaya. 2005 naman nang nilabas nila ang Light, Peace, Love, ang second album ng Bamboo. Hallelujah na ata ang pinakamabigat na kanta ng Bamboo. At dito din lumabas ang iba't ibang klaseng style ng Bamboo sa mga kantang Much Has Been Said, Truth, at Peace Man. Tatsulok, Probinsyana, at So Far Away, ang mga singles na na-release sa kanilang third album na We Stand Alone Together. Ito din ang first cover album ng bandang Bamboo. Meron din itong hidden song. Dito mo maririnig ang kanilang version ng English Man in New York ni Sting. 2008, nang release nila ang kanilang fourth and final album na Tomorrow Becomes Yesterday. Noong November 2011 ay nilabas ni Bamboo Mañalac ang kanyang debut solo album na No Water, No Moon. Meron itong 12 tracks na ang career single ay ang kantang Questions. January 2012 naman nang sumali si Bamboo sa variety show ng ABS-CBN na ASAP. Dito ay naging co-host niya sina Sara Jeronimo, Tony Gonzaga at Piolo Pascual. Dahil na rin sa angking galing ni Bamboo ay napili siyang maging judge ng sikat na sikat na The Voice Philippines, kung saan nakasama niyang mag-judge sina Sara Jeronimo, Apple the App, and Miss Lea Salonga. October 2015 ay nilabas ni Bamboo ang kanyang second solo album na Bless This Mess. Dahil sa angking galing ni Bamboo sa larangan ng musika, ay sobrang minahal siya ng milyon-milyong Pilipino. Nabuhay ka man sa panahon ng tapes, CDs, Spotify, or nakikidial ka lang sa video kay ng kapitbahay tuwing may birthday yan, ay siguradong napahanga ka sa galing ni Bamboo. Madami pa tayong abangan kay Bamboo. Mga bagong kanta, mga live shows. Kaya hanggang sa muli, paalam!
Kung meron kayong gustong artist na gawin ko ng video na katulad nito, well, feel free to comment below and click subscribe na rin para sa mas marami pang Pedro. 5